humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day-old na loans na ito man niya, kaya nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Puyco at ito ang Agree Ako Dyan. So ngayon, papasok na tayo sa pangatlong yugto ng ating series tungkol sa Urban Container Gardening. Ngayong araw, ipapakita po sa atin ni Sir Jojo ang sarili niyang garden. Yan. At ituturo niya sa atin paano ba natin dapat i-manage ang ating mga urban container garden. Abangan niyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Start with what you have. Kita mo? There? Yes po. Start with... Okay. Then, ito yung kadalasan nakikita natin sa subdivision o okay, kahit saan. You have to segregate bio from non-bio, recyclable, residual there. Okay? Bilisan lang natin to. Yan, ganyan. Level 1 segregation. Segregate by type. Bio from non-bio. Second, level 2, segregate by fraction. Kitchen waste, garden waste, recyclable waste, residual waste. Sa baba, biodegradable, dalawa, kitchen and garden. Sa non-biodegradable, recyclable, residual. Okay? Dali lang. Then, segregate by purpose. Sa biodegradable, para gawin mong fertilizer. Sa non-biodegradable, para mayroon kang pagtamnan o para malinis ang kapaligiran. Yan, katulad yan. Itong nakikita niyo dito sa ano? Sa kanan. Sa ano yan? Sa Valenzuela yan. Diyan sa may Bagbag Novaliches. Picture yan dyan. Taga-Valenzuela, sir. Ah, ganun. Taga-Valenzuela ako. Malapit sa... Ganyan ako. Malinis naman na ngayon. Malinis na ngayon. Tingnan mo, malinis na. Diba? Sa, okay. Diyan ako sa Bagbag Novaliches. Diyan sa may Christ the King. Redeemer, ano ba yan? Hindi ako masyadong nikilipot. So, Oo nga. Sige lang. Home farming composting technique. Yan, ito yung barrel composter natin. Ha? Yan. Okay? Diyan mo itatap. Black soldier fly, ang ating agent. Ito yung black soldier fly. Rich in calcium, 40% protein. Pwede ipakain sa manok. Walang sakit ang manok mo. Hindi lalangawin ang ipot ng manok mo. And protected sila sa mga sakit. Baka ito na yung gamot sa COVID. Sir, saan nakakabili niyan? Ano? With a good design, with the right design, nito, lalapit lang yan sila. It's free from nature. Ah, okay. Itong okay. Black soldier fly. Yes, ma'am. I-research mo, ma'am. It is already... Yan, what? Natakot pati ang internet. Yan. Yan. Balik tayo sa may black soldier fly. Yan. Cultured yan, sir. Cultured na yan. Cultured. Ay, hindi. Wala lang. Hindi siya cultured. Natural lang siya. Gawa ka lang ng barrel composter na ganong design. Nalapit lang siya. Pero pwede mo siyang i-culture. Yan. Pero nalapit na. Puso siyang lalapit. As long as mayroon kang biodegradable waste, nalapit siya. Pag andyan siya, walang langaw ang basura mo. Promise. Kasi takot ang mga housefly niyan. Actually, mag-isa lang yan siya. Mangingitlog. Isa lang. Tapos, aalis. Hindi mag-swarm. Hindi katulad ng langaw na kadiri. Tingnan, no? Kadiri. May kadiri pa ba sa farmer? Walang kadiri sa farmer. Hinahawakan na namin yan eh. Oh, hinahawakan namin yan. Ano? Hinawa. Kikita mo yung nasa balding maputi? Puting balde? Yes, yun yung larva niya. Yun yung kumakain ng biodegradable. So, hinahawakan yan. Yes, malinis yan. Kasi fruits man lang, kitchen waste, hindi nga galing sa lupa, galing sa mga sa kusina natin, eh wala mang lupa diyan.
na siya pa ayaw pumunta sa lupa, nasa kahoy lang siya, hindi yan lumalapit sa mga mabaho, mga maipot yan, may mga ipot, wala. Yan lang siya mangitlog, tapos magiging warm. Pwede mo hawakan, pwede ipakain sa manok, baboy, isda. Sa US nga, ginagawang ice cream yan eh. Ah! Medyo ano ako din, ah! But it takes 10 civil wars sa Pilipinas bago natin tanggapin na pwede palang kainin yan. Ang dami pa natin pagkain, kaya magtanim na tayo ng gulay at saka at dahil kainin. Ha? Composting. O see? Kita natin? Yan. O see? So, black soldier fly, yung hindi nila nakain, ipaitin natin for about 30 days. Yan. Mayroon ka ng pagkain sa ito yung garden waste natin, di ba? Pagkain sa African Nightcrawler. Huwag mong pakainin ang African Nightcrawler ng fresh waste. Dapat kainin mo na siya ng black soldier fly, and then pag umitim na yung kanilang pagkain na hindi nila naubos, saka natin siya ipakain sa African Nightcrawler. Ito naman nakita niyo dito parang may clouds. Ibig sabihin nito, kung may garden waste ka, iipon mo lang diyan. Lagay mo sa heat composter, paulanan, painitan. Dito mo ilagay ang garden waste. Lagay mo yan, ilagay mo diyan sa ibabaw ng screen, lagyan mo ng manok sa ilalim para yung pudpud, yan, kita mo yung manok, 'di ba, may arrow. Ayan. Apa. Yung may arrow, kung saan galing yung blue na arrow, dapat diyan mo ilagay ang manok. Drawing mo lang yung sa kaliwa, pero yung sa kanan, kung saan naka-point yung arrow, yun yung actual talaga na may chicken sa ilalim. Para yung pudpud, kainin ng manok, pagkaykay ng manok, dahil may screen, sila na ang nag-mix sa kanilang ipot, sila na din ang nag-sala, nag-screen. So, yung tapo na lupa, correct, tingnan mo. Yeah, di ba? Mayroon ka nakitang lupa doon sa unahan. Tingnan mo ah. And delay yung ano natin. Yan. Nakita mo yan? Yes. Doon sa unahan? Yan. Di ba mayroong soil doon sa unahan? Yan. Yung malapit sa hagdan. Yung may aluminum na hagdan doon sa unahan. Yan. Sa baba niyan mayroong soil. Galing yan sa kulungan ng manok na nasa ilalim ng heat composter. Yan. Mga dahon yan, no? Nasa screen. Okay? Okay, yan. Kaya, yung heap compost, pwede mo pa ipakain sa worm yun kasi may halong ipot ng manok. And then, mayroon ka pang pagkain ng black soldier fly na hindi naubos, pwede mo ilagay sa vermi. Ito na yung, di ba mayroon tayong resource dynamic flow? Yes po. Yes, tama yan, ma'am. African Nightcrawler ang ating agent. Yan. Okay, harvest mo yan. You will have a good additives or soil conditioner ng pangit na lupa mo magiging mataba. Yan. Ito na yung example niyan, di ba? Lahat sila nasa isang space lang. Walang langaw. So, final product is vermicast. Yan. Ang vermicast naman, dito na tayo mag-umpisa ng urban container gardening. Number one, gumawa ka ng sieving screen. Yan. Salaan ba? Sieving screen. Ah, okay. So, meron yung screen sa loob for yung anong maliliit na may butas. Ganun. Lista yan. Natin is one yung mesh. 1/8 inch. Oh, yeah. 1/8 inch. Yes, tama. 1/8 inch. Okay. Gamitin mo yan. Magamit mo yung sieving screen na yan sa pag-bistay o pagsala ng mga ingredient para sa paggawa ng ating lupa. Yan. Yan. Kita mo? Apo. Bata ba okay. Yan, sir? May bata ba? Tama ba? Kung may bata yes. Na nag-meet. Yes, ma'am. Anak ko yan. Ah. Si Sophia Luz. Si Mrs. So, it is a family activity for us. Na imbis na gastusin namin yung kunti naming pera doon sa kahit saan, eh mag-garden na lang kami. Ganun. Productive pa. Naka-save ka pa. Yes, yes. Oo, okay, yun. Sige po, so, ayun ang pinag-transfer.
Ito yung ratio natin, ma'am. Pag nabistay mo na yun lahat, ito na yun. One part vermicast or compost or herbivore's manure. Manure. Ah. Ano so, bang herbivore? Baka, dumi ng baka, ng kambing. Yes. Yung kumakain ng halaman, ng damo. Hindi yung kumakain ng karne, katulad ng aso, huwag. Katulad ng pusa, huwag. Mabaho ang ipot ng pusa. Yes. Mabaho ang ipot ng... ang totoong rason is, pwede mo siyang gamitin mga 6 months after. Pero, ang pinaka, the best talaga is itong abundant na herbivore's manure. Manure. Na tawag nito, baboy, kambing. Kumakain niya ng halaman eh. At saka abundant siya. No? At saka itong ipot ng mga carnivores na pusa, aso, tiger, lion. Hindi pwede yan kasi mayroon daw sakit yan eh. Lalo na pag kung sa... Nakaparami na sila po, dog food na na-intake. Oo, oh, yes, dog food. And karne din yan eh. Oh, diba? So, at saka parang culturally hindi siya... So, second part, the second ano, ingredient is one part. Kung one part ang herbivore's manure, one part ang powdered charcoal. Di ba, charcoal? Yan. Ah. And then, four parts ang coco peat, alternative to coco peat, rice hull, di ba? Pero pwede din ang, yeah, dayami, yung pusod, basta, sir. Ano po? Pusod, familiar ka ba doon? Yun yung mga, yeah, ano? Yeah, rice hull, right? Pusod, yeah, rice hull. Rice pusod. Hull is dayami. Hindi. Dayami is ipa is kusot. Kusot yan. Is yung galing po sa kahoy. Ah, kusot ya yung usong sawdust. Pwede siya basta medyo itim na siya or parang medyo maputla na siya. Pero wag yung reddish. No? Kasi pag reddish or mayroon pa siyang tannic acid. Yun yung cause ng pagbansot ng ating mga halaman. Kailangan mo muna idaan yan ng, siguro ibabad mo ng mga 20 to 30 days. Pwede yan. And then, pero ang ating ano, ang ating kusot, pwede mo lang siyang gamitin pag, pagtawag nito, pag medyo degraded na siya. Yung medyo maitim na siya. Okay? Tapos, mayroon ko siyang isang part dito, soil. Di ba? Yung soil. Yan. Ano ba ang part, no? Ang ano natin? Ang ating ratio. Yan. Ito yung simple na pagka ano natin, para madaling maintindihan. One part, dry and steep soil. One half part, vermicast. One half part, powdered charcoal, coco shell, charcoal, or carbonized rice hull. Mayroon din tayong two parts na sawdust, na yung medyo maitim na. And then, kung gagamit ka ng sawdust, advisable siya na gumamit kayo ng abo. This is 1/8 part. 1/4, no, 1/4 part para yung abo patayin niya yung acidity ng acidic na kusot, di ba? Abo. Okay. Yes. Or if in case na yung lupa mo medyo yellowish na reddish, gagamit ka pa din ng 1/4 part ng tawag nito ng kitchen ash lang para mamatay yung hindi naman mamatay. Ma-reduce yung acidity. Okay, ang ideal pH range kasi ng ating pinakbit vegetables common natin. Maski sa mga siguro lettuces o yung ibang mga chop suey na vegetables nasa mga 6 to 6.5 na range ng acidity. Pero wala naman tayong access diyan sa mga pH meter na yan. Eh, lalong magiging rason niya na hindi tayo mag-garden kasi wala kaming pH meter.
No, simple lang. Use your five senses. The sense of sight, sense of touch, sense of smell, sense of taste. Huwag mo namang i-taste yung lupa na yan. Okay. My idea of gardening is use the five senses. Sige, container hauling. Nasa container hauling na tayo. Okay? Okay po. So the first step is soil preparation. Diba? Second, second step is container hauling and designing. Ito yung design na sinasabi kong huwag mong butasan sa lampas ng kalahati ng lalim. No? Tama ba yung ano, sinabi ko? Tama. Okay, kasi pag biligan mo siya, eh wala na. Lalabas yung tubig. Hindi na aabot dun sa root zone o sa mga ugat. Lalabas na yung tubig. Huwag mo din siyang butasan sa ilalim, sa gilid lang, para makahinga. And the third reason, huwag mo siyang butasan sa ilalim para mayroon ka pang water reservoir. Yan. See? Water reservoir. And then, ito yung mga tools. Di ba? Apo. Diba? So, mga dapat, basic lang. Itong scissors, yan. Extension, nakikita sa bahay. Ang di lang masyado nakikita itong soldering iron. Yes, ma'am. Pero, hindi ko naman, ano, pero pinopromote ang mga Chinese product, pero sa totoo lang, wala talaga tayong mapagbilhan na mura. Dahil sa mga Chinese stores ninyo, yan. Hanap kayo doon. Kaya lang, madali lang masira. Pero okay lang. Siguraduhin mo lang na mas marami kang na-harvest, na-save. Para yung savings mo, ibilip mo doon sa mga tools na yan. Extension cord. Kasi wag kang bakit extension cord? Kasi hindi ka pwede magbutas ng container na plastic doon sa loob ng bahay mo. Masuffocate kayo. Gamit kay extension cord, open air ka dapat mag container hauling. Kasi huwag kang gumamit ng kutsilyo. Huwag. Munting, huwag. Kasi plastic. Ano, hindi mo naman na masara dun. So, mababayaran mo dyan. Kasi pag sinabi mo gasol, ay nako, ilapat mo yung pako ko sa gasol, sa burner, nako, mahal. Sa container hauling, yan. Ginamit ko. Mahina siya, pero sige lang, antayin lang natin. Yan. Ayan, with yan. No with no electricity, pwede ka maglapat ng kabilya. Yeah, pako, kabilya. Ang ideal size is polo ng pako na numero 4 ng pako. Yung pako na numero 4. Yan, numero 4. Big 4. Yan. And then, sa may kuryente, soldering iron. Pag naputulan ng kuryente, balik sa pako. Okay, sample okay, activities requiring simple skills. Yan. Container hauling. Ito yung vertical path, horizontal path. Yan. Pinangalanan ko na lang din para madaling ituro. Yan. Okay? Meron tayong self-irrigating path. Yan. Butasan mo lang ang gap, yung takip niyan. Tapos ensure mo na yung butas mo sa gilid dapat sa ibabaw ng pako ng takip ng yung red na yung takip ng ng coat. Yan, katulad yan, di ba? Kita mo diyan sa may nakababad talaga yung red. Kasi pag butasan mo ngayon ang buwitan sa baba ng takip, yung inverted na yan, di ba? Dito sa may, yes. Pag butasan, maubos ang tubig, hindi mag-touch yung water level doon sa takip. By capillary action, i-sip niya, yung parang higupin niya yung tubig sa ilalim. Mm-hmm. Yan. Self-irrigating path. Maganda yan kasi, maski isang linggo, hindi mo diligan, mabubuhay siya. Lalo na sa summer herbs, maganda yan. Yan, lettuce ngayon tinanim eh. Ito si, yan yung example. Itong friend ko sa Facebook, bumili ng manual ko, kasi gumawa ko ng manual, binibenta ko siya ng 500 pesos to support my research and development. No? Binili niya ito, tapos sinunod niya
Opo. So ito yung mga tubig. Ayan. Ito yung tubig naman ito. Yes, ma'am. Ito yung mineral water container. Tinaniman ko ng mga punla. Ayun. Itong mga seeds, di ba? Step 3 na tayo. Nasa first step and is planting. Yeah, soil preparation. Second is container, holding container preparation. To pot or pot preparation. Third is seed sowing or planting. Nasa nursery ka. So, hindi ka tulad ng conventional na nursery. Mayroon kang tray, ganun. Sa atin, simple lang. Ginawa ko talaga simple siya para mas magiging accessible. Ma-democratize ang technology ng agriculture. Everybody can follow. Simple lang. Yan. To avoid transplanting shock, pag ilipat mo na yung seedling na yan, takpan mo siya ng bote. Tatakpan mo siya ng bote. Yes. Ang tawag dyan, micro-greenhousing. Eh kasi paglipat mo, di ba, may naputol na ugat. Eh ang ugat is the way to translocate the water to the leaves and to the whole branches o yung tong whole body ng ano ng plant. Di ba? Eh naputol yung ugat, eh medyo stress siya. Hindi siya makapag-transport ng water. Kung mayroon man, konti lang kasi may sugat siya. So, takpan mo ngayon para yung water na nasa katawan niya, hindi siya mag-evapotranspirate. Yung tawag niya, evapotranspirate. Hindi siya magiging pawis na lalabas na lang doon sa ere. Pero, pagtakpan mo siya, makoconserve mo yung moisture niya kasi magiging pawis lang yun siya. Yeah, babalik lang siya doon sa lupa. Okay? So, ang tawag niyan, micro-greenhousing. Basic hydrology. Ano bang basic hydrology? Pag may water sa lupa, sa tamaan ng sinag ng araw, mag-evaporate siya, di ba? Pag-evaporate niya, pupunta sa kalawakan. Pag mag-build up siya doon, magiging clouds. So mag-condense. Yes. And then pag-condense, mag-precipitate siya. Ulan na naman siya. Babalik na naman sa lupa. So, dahil sa naintindihan ko yung hydrology na yan, meron ako mga side research sa agriculture ko. Sa engineering kasi yan eh. Natutunan ko yan. I-copy mo yung nature. So, nature mimicry. So, itong ginawa kong to is the result of observing nature and applying mimicking the nature's dynamics para sa benefit ng family through micro-greenhousing sa container garden natin. O, di ba? So, yung observation ko in nature, in-apply nyo na. Ayan, sa benefit ng family ko sa through gardening. And to share it to everybody. No patent. Walang problema. Everybody is doing it now. Okay? Maraming gumagawa niyan. Hindi na nila alam kung saan galing yan. Pero hindi ko susubukan ko yan, sir. Kaka-transplant ko lang nung halaman dito sa bahay. Yes, ma'am. Subukan mo. After 5 days, pag tingin mo na medyo mataas yung vigor, parang matapang na siya, tanggalan mo na siya. And then, all the way, establish na yung root system niya, mag-imbibe na siya o mag-absorb na siya ng water to translocate it to different parts of the plants. Para mabubuhay siya na normal. Mamumunga, may harvest ka. Okay, yan. Okay. And then, ito yung nakita ko sa Facebook, sa isang posting. Nakita ko na pwede pala ang seawater magiging pandilig. No? Pwede mo siyang pandilig. Maghukay ka ng lupa. Example lang, nasa dagat ka. Garden ka, ihukay mo, hindi mo pwede i-delig yung tubig dagat, di ba? So ilagay mo dyan sa baso o plastic, i-cover mo siya. Pag tinamaan, ngayon, yan o, kita mo? Pag tinamaan ngayon ang salt water, mag-evaporate siya, then mag-condense, and then mag-precipitate, magiging distilled water ang iinumin ng halaman mo. Yan. O di? Mayroon kang solar water distillation. Isang paraan ng pag-i-irrigate sa mga areas na
parang walang abundant na tubig, yung dry areas. So this is to conserve. Yan. Evaporation and then condensation, precipitation. Yan. Hydrology man yan. Di ba? Okay. Yan. Hindi ma-absorb ng plants mo. Yes. So, ito, medyo ano ito. Katulad din yun sa sinabi ko na microgreen housing. Kaya lang ito is, para na talaga ito sa malalaking plants na gusto mo siyang diligan, na gusto matipid mo ang tubig, hindi naman kailangan salt water. Pwede ka maglagay ng tubig dyan, maski ano. Kaya lang, pwede ang salt water. Pwede ba ang fresh water? Pwede ang fresh water. The whole idea is you need to conserve water through this method. Yung ano. Ito na yung example ng aking container na may tanim na pechay na nakapatong sa plant riser na kahoy na after 2 years, nag-collapse. Kasi dahil nga yung kahoy ay biodegradable. Sira. Yes. Opo, yes. And ito yung pechay ko sa bahay na inabunuhan ko ng UBF, urine-based fertilizer treated pechay lettuces and lettuces. Ito ay ano, dumaan sa proseso bago nyo po nilagay sa inyong mga kalaban, sa mga gulay. Opo. Yes. Yes, ma'am. Hindi, so, ito, doon mo i-abono sa lupa. Hindi natin kanina, hindi direct. Ha? Pinasin mo natin. Hindi ito. Direct. Opo. Yes, ma'am. And then, pag abono mo, ilagay once a week, ilagay mo lang sa lupa. Yan. Huwag doon sa halaman kasi hindi naman yung dahon ang diretsong nag-absorb. Ang ugat man, so doon mo ilagay sa lupa. Ang tawag dyan, application of liquid biofertilizer through drenching. Ayan. Parang tubig lang yung pag ano, once a week. Yan. So the power of urine-based fertilizer, sabi nga doon sa DepEd, oh Jojo, baka hindi ba unsanitary yung ihi na yan? Sabi ko, sabi niya, paano mas matawag na organic? Sabi ko, hindi ko man sinabing organic yan, sir. Sabi niya, iba, wala mang chemicals, organic yan. Sabi ko, siguro organic kasi galing sa organ. Very organic. Yan. Ito yung example ng applied mint. Ito, mint ng urine-based fertilizer. Yan. Diba? Compared to the plant, yung mint, the same plant na hindi in-applyan ng urine-based fertilizer. Of course, maraming mga fertilizers available. Hindi ko naman sinasabi na ang urine-based fertilizer lang ang the best fertilizer. Kaya lang, kung wala talaga kayong access doon sa technology ng mga napakamahal na technology na yan, you can use your liquid waste, even urine. Okay? Opo, hindi ito ko alternative lang naman, di ba? Right. Alternative lang siya. Hindi ko pinipilit. Sa akin, I have to stay with that kasi kaya nga, yung purpose ko ng gardening is savings. Bibili ako ng technology, ng mga ganon. Pero para sa mga taong may kaya, of course, you can have your, you have all the options. I'm not centering on my technology. Ganun. Okay. Okay. So, ito yung result nito. So, ibig sabihin, through our local urine-based fertilizer, kaya nating palakihin ang ating mga halaman, pati yung kanilang mga prutas, na the same as the conventional chemical synthetic fertilizers. Okay? Na ang issue ko dyan, hindi doon sa ano, kasi choice naman ng tao kung kakain sa ng chemically grown food eh. Yung iba, walang choice kasi hindi nila alam. Sa akin talaga is, I'm not against that chemical or synthetic. What I am against is ang tao hindi nag-garden kasi magastos. Dahil prinisyuhan yun ng grabe-grabe. Grabe ang presyo dyan. So, you cannot democratize agriculture if you have this disdain controlling type mentality. No? Yung kinokontrol yung presyo. Eh, pero ngayon, as long as mag-ihi ka, as long as mayroon kang basura na kumakatas, eh, kaya mong okay is 1.2 kilos. Ibig sabihin, pag ang kilo ng pipino is 100, so mayroon akong 120 pesos na hindi ko na nailabas sa bulsa mo. Sa bulsa ko. Yes. O, di ba? So meaning, hindi ako nag-income, pero maganda ang outcome. Yes, diba? Opo. Hindi ka gumastos. Wala. Hindi ka gumastos. Wala kang income, hindi mo na binenta.
kasi dahil hindi mo binili, so wala kang gastos, di ba? O savings, yan. Ayan, see? Yan. Tinimbang ko talaga yan, ma'am. Sa isang paso, kung makikita mo dito sa timbangan na digital sa baba, yung sa Petsay, that is 636 grams yan eh. No, 636. Yung sa pipino man yan, yan, pipino man yan. Ayan, 1,095 grams. Ito, 1,020 grams ang pipino. Itong Petsay, sa baba nito, may digital weighing scale, 636 grams sa isang paso. Ibig sabihin, kung mayroon kang 10 ganyan, eh, mayroon kang 6 kilos. Eh, kung mayroon ka 100, eh, may 63 kilos ka. Yes po. Oh. Tapos, presyuhan mo ngayon ang 63 kilos. Doon sa prevailing market price ng Petsay. Eh, ganun yung savings mo. That's how I appreciate container gardening. It's productivity. For example, I have 10 square meters, 1 square meter, and then, mayroon akong 30 square meters, and then mayroon akong savings na sabihin ko, 600 pesos a month. I-divide mo lang yung 600 divided by 10. Ng 30 square meter. 600 pesos na savings a month dahil mayroon kang sariling gulay, i-divide mo yan sa 30 square meter na garden mo, mayroon kang 20 pesos per square meter. Na, di ba? Na savings dyan sa per square. Kaysa Bermuda lang yung tumutubo dyan. Magastos pa sa tubig. Ito, nagdidilig ka, mayroon kang nare-recover. So that is savings. That's how we should appreciate urban container gardening in terms of space and time and savings, yan. Okay? So, in terms of time naman, kung, for example, in 1 month, nag-garden ka ng 60 hours because you do gardening every day, 2 hours a day times 30 days, that's 60 hours. So, 600 pesos na savings mo divided by 60 hours, that is 10 pesos per hour. So, you are productive at 10 pesos per hour. 1% lang ang mag-garden, mag-container garden dyan. Malaking impact sa pagbaba ng malnutrition, poverty, and hunger sa Pilipinas. Saan natin ito sasabihin? Sa Department of Agriculture? Meron tayong pinakampaign na edible gardening, no? And for sure, dito sa edible gardening, we're using pots na talagang plastic pots, and then clay pots. Pero ito, kung yung edible gardening mo ay isasama mo sa urban container gardening na ginagamit natin ay recycled materials, mas maganda ang impact na to. Kasi hindi lang food security yung nasusolusyonan natin, ang nakukuha natin, pero nasusolusyonan din natin ang problema natin sa global warming, di ba? Kasi nakakatulong tayo sa pag-recycle ng mga waste. Yes, ma'am. Oh, ang ano ko lang, ang advice ko lang diyan sa mga campaign o sa mga mag-garden, please change your criteria in your contest. I'm not against contest, but you have to change the criteria kasi yung tao nag-garden lang dahil sa price. Pag nakuha na yung premyo, grand slam prize, eh wala na nag-garden. Dapat if I am to suggest, you have to change the criteria. Improve the criteria, like sino ang mataas ang savings? Yun yung mananalo. Sino ang walang basura? Yan, nananalo. Yun. Diba? Sino ang walang sakit? Diba? Yan. See? So ito na yung Petsay. Ito na yung ano ni anak ni President Paolo Duterte. Yan. Mayroon siyang pipino, mayroon siyang kamatis. Yan, ito yung rainwater collection tank. Yan. So itong rainwater collection ay sahod lang to, sir. Sahod ulan lang, tama? Yes, ma'am. Sahod ulan. Eh, malaki talaga ang savings sa water. Ito yung fish pan ko sa ilalim. Nakita mo? Ayan. Oo, yan. Yan. Yung excess ng rainwater pupunta sa fish pan. May fish ako dyan. Pakita ko yung video. Ito yung garden ko. Aquaponic system. aquaponic. Napaloob siya sa multi... Aquaponic. Hindi lang aquaponic. Kasi aquaponics is one component. Itong whole garden ko sa bahay, itawag dyan, is multi-bioponics.
Kasi hindi lang siya isang isda lang at sa kahalaman. Yan. Naglilinis siya ng sarili, nag-aabono ng sarili, nagdidilig ng sarili. Yan. So maraming innovations na ginagawa dito. Yan. Ito yung ano ko sa yan. Yan yung bahay. Kahoy pa yan. Yan. Yes sir, yes sir. Okay, so yun yung mga ito oh, ito yung mga ano. Ito yung homemade fertilizers. The most organic fertilizer. Yan, hugas bigas, urine. Bakit? Bakit organic? Kasi galing sa organ. Okay po. Ito yung ano. Sir, okay. Ano tong bio, ano? Hindi ko mabigkas eh. Bio... Lichee. Bio lichee. Parang French. Lichee. Leech. Di ba? Mag-leech siya. Tumatago. Tapos kumakatas. Leech. Lichee. Lichee. Okay po. Bio lichee. Wait until bubble turns white. Kung black pang bubbles, huwag gamitin. Pag white ang bubbles, pwede na. Asunto natin malalaman kung ready na siya. Yes, ma'am. Sa pag-change ng color, discoloration. Yes, okay. Okay. Sa pag-puti na yung bula, pwede mo na gamit. I-harvest mo na siya at binibenta namin ito. Kung may bibili, kung yung sobra, mga 150 to 250 per gallon. Ganun. Kung lagyan mo siya ng booster, booster is itong ito na yung fish amino acid. It's introduced by Mr. Andre Lim, the father of natural farming system in the Philippines. FAA, hasang ng isda, no? Mga bitoka. And mayroon yan sa YouTube, internet. You can shop technologies in the internet. But apply it. Yan. Ito na yung... Yan. Apply mo siya. Ito na yung... Nakuha ko lang ito sa internet. Disclaimer, hindi ito sa akin talaga. Pero nakita ko. I don't need to explain that urine is clean. Ang mapakita ko dito, based sa research nila, pinisend sa internet, that urine contains 95% water. 18% sulfate, 18% sulfate, 0.12% phosphate, 0.01% magnesium, 0.015% calcium, 0.6% potassium, mataas ang potassium. Kaya tatamis ang bunga ng mga halaman mo. Di ba? Mm-hmm. Dahil sa potassium na yan. Because potassium is for sweetening the fruits. Yes. Diba? And urea is for fast. Kanina, urine yun. Di ba? Yung mga magnesium, may mga magnesium. Yes, si ito, urine-based fertilizer. 0.16 nitrogen, phosphorus, 0.65, and potassium is 0.17. Anong ibig sabihin yan? Maganda ang fertilizer kasi mataas ang phosphorus. Ibig sabihin, establish yung root system. Pag-establish ang root system, malago ang mga dahon niya kasi marami ang ugat niya. Aabot siya ng mga 1 meter ang ugat ng kangkong mo. And then yung nitrogen, malakas din siyang, mabilis din siyang lumaki. And then yung potassium, 0.17, meaning matamis ang bunga ng mga fruits mo like talong, sitaw, matamis siya. Yan. Apa. And then okay. And of course, mayroon tayong latest update ng research and development. Yung urine-based fertilizer, pag ipainom mo sa manok mo na nagkasakit, mawawala ang sakit. Yan. Research May 12, 2016, may manok ng kapitbahay ko, hindi niya inangkin na sa kanya. Pinainom ka ng urine-based fertilizer, hindi yung ihi. Urine-based fertilizer, pinakain ko siya ng black soldier fly, after 4 days, May 16, gumanda siya. Wow! Oo so, hindi, laki hindi na difference. New discovery, not so new. It was 5 years ago. Trinay ko sa ibang manok, gumanda din. Trinay ko sa aso, nawala ang galis. Sa tao, natanggal ang kalis ng ano, yung allergy sa paa. Yan. Trinay namin ito. Hindi ko lang ininom. So pahid-pahid lang ito, sir. Pahid-pahid lang. Pag na-COVID talaga ako, inumin ko talaga ito. Nako,
Huwag na natin ipagdasal na ma-COVID kayo, sir. Sige pa, ano pa yung susunod, sir? Yan, yan. Yung manok, di ba? O, oh, see? In a matter of 4 days, gumanda siya, gumaling. Yan. Nangitlog na siya. Yan. See? So, pwede mo siyang ibenta. Yan. So, meaning, ito yung plantizers natin. Yan. Okay? Yan. Sundin nyo lang to. Yan. Ito yung mga result. Patungan natin ng ating mga ano, yes, kalaman po. Okay. Yan. Okay, this is democratized agriculture. The meaning of democratized agriculture is to make it available for everyone. Na kung pwede, agriculture, i-democratize na para once and for all, ma-resolve ang ating hunger and poverty. Okay. Kung yes, sobra ang harvest mo, pwede, ito, hindi ito sa akin na picture. Na sa internet ko lang ito nakita. Yan, sa Geneva ito. Yan. Ito, picture ko to. Ito, galing ako sa mayroon akong opportunity to visit France for 10 days. Nakita ko talaga doon 30 cities na ikot ko sa southern France. Nakita ko ganito sila magbenta ng kanilang mga surplus, no? Maganda siya tingnan. Yan, nilalako nila 'yan. So, pwede bang ganun? Na one of these days, yes, imbis na maganda naman talaga yung idea ng pantry, pero kung pwede, ang surplus ng harvest ng ating mga home farmers, dito natin ilagay, ibenta. Yan. Doon na lang ibagsak. Opo. We are influencing LGUs, governments, lately, the Regional Cooperative Development Authority, and then mayroong akong partner na co-op ito, El Grande Cooperative. Nag-spouse din sila ng urban container gardening, democratized agriculture, because they want to help their members engage in this type of green initiative. No? Thank you so much for listening. At saka... Apa, yan. Sir, maraming salamat sa inyong pag-share ng inyong kaalaman, lalo na yung expertise nyo pagdating po sa urban container gardening. Sir, I'm sure na maraming mga kababayan natin na lalo magiging interesado dahil nga all out ang pinakita natin na knowledge sa kanila, no? Sabi mo nga, ang hindi natin ipapapatent eh, dahil mas maganda kung mas maraming makikinabang po dito sa inyong mga studies, sa inyong mga research, no? At nakikita ko, sir, tama kayo na bawat bahay na may sariling pagkain, this is the cheapest and the healthiest way po para sa ating mga Pilipino. So, to sustain yung ating needs sa pagkain. 3 times a day, hindi na tayo 3 times a day kumakain. We're eating more than 3 times a day. Makakain tayo. Yes, because it's all available. Diba? Yes. And with this pandemic and the lockdown and quarantine na nangyayari sa atin, halos buwan-buwan eh, merong announcement, o magpa-quarantine, mawawala yung quarantine, magpa-quarantine, na hindi tayo stable talaga, no? Magandang solusyon itong urban container gardening at yung pinakita mo nga na design ng mismong space, kung paano mo ma-maximize yung space, paano mas magiging productive yung lugar na ito para sa atin, ay napaka good job at agree ako sa iyo. Mabuhay po kayo, sir, sa kayong malaking inspirasyon at patuloy po na yung inyong research ay lalo pang lumawak. At susunod, sir, ma-interview ko pa kayo ulit. Yes, sure. Kung mayroong mga updates o ano yung gusto na pwede natin i-ano sa mga kababayan natin, i-share natin. And then, magtulungan tayo na ma-spread out siya. Tapos ako naman, hindi man lang ako ngayon ang masasabi nila ako yung, yes, ako yung pioneer, but it comes with the responsibility na kailangan, kung ako yung nagiging father o ako yung pioneer ng urban container gardening in the Philippines, I need to stress this, no? I need to emphasize this. I enjoy the title, but it comes with the responsibility to simplify technologies, make it cheaper so that more people can avail. And kung sino man yung natuto sa aking pagtuturo, kung mayroon kayong na-discover na mga technologies,
wag PR na ito, intellectual ko, kasi gusto kong bayaran niyo ako sa pag-share because once and for all, our country needs this kind of mentality na nagsishare ng mga knowledge kasi nahuhuli na talaga tayo when it comes to food security, health and nutrition issues sa buong mundo, lalo na ngayong pandemic. So my request is to share this more. Kailangan na Jojo Rom palagi, no? You have to grow with this. We have to grow with this all together para ma-improve natin yung ating status, no? Bilang isang bansa na hindi tayo palaging nagbi-blame, kinukontra yung mga idea. No, it's not. Mag-isip tayo ng ganito and we will use every means and machineries like the Manila Times TV, ano yung mga media outlets natin, yung newspaper, radio, lahat. I-share natin ito at saka give recognition to those who tried. Give recognition sa akin, simple lang. Hindi ko naman negosyo, pero bumili lang kayo ng manual. Hindi ko pa alam ang YouTube. Gagawa pa kami ng maraming video sa YouTube. Pero hindi ako nag-garden dahil sa YouTube, ha? Hindi ako nag-garden para bayan ng YouTube. Nag-garden kami because we want to exemplify best practices in gardening and the effect to the society. And then, kung yung mga savings ko sa sales ng manual, siguro makakadiscovery pa ako ng mas mura, mas madali na pamamaraan ng agriculture. Paano pa lang ito? This is just the beginning. Sana mas marami ang Jojo Rom, mas marami pa ang maging katulad ko na mag-research, in-depth research, and then to share it, democratize agriculture. Because in monopolized agriculture, nobody wins. Everybody, matatalo tayo. Kasi kung iasa natin sa corporations ang ating pagkain, masisira ang mundo. Kasi puputulin nila ang kagubatan. Pero kung mag-grow tayo ng sarili nating pagkain, wala na masyadong demand ng vegetable from the mountain where the ecosystem are being at risk. Pero pag mag-grow tayo, our gardens will serve as a buffer, no? Para maproteksyonan ng ating kalikasan. Maraming salamat po. Salamat, Ami. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Jojo. Ayan, sa ating mga kababayan, hanggang sa mga dito po ang Agri Ako Dyan.